Okay, mga kasangga, welcome back muli. At kumusta po ang lahat? Naway na sa mabuti pong kalagayan. At ingat po tayo kung saan po tayo naroon. At muli po ay talakay natin ito pong tinatalakay din po ni Sir Tommy Abili. At panoorin natin ang kanyang video para makapagbigay po tayo ng ating mga opinion, komento tungkol po dito sa kanyang tinatalakay. Pero bago po yan, kung hindi pa po ninyo na-subscribe o nasuportahan ang kanyang YouTube channel na Big Was Official PH at ang kanyang Facebook page na WOKFM 107.9 ang Big Was ng Palawan. Ayan, suportahan po natin. At sa mga palagi po na nakasubaybay at nanonood po sa aking mga ginagawang videos, maraming maraming salamat po sa inyo, Mama and Sir. At shout out po pala sa Mindanao, lalong-lalo na dyan po sa Agusan del Norte, sa Butuan City. Mayong adlaw sa inyong tanandiha. Og amping lang po, Termi. So ingat-ingat po tayo, ano, mga kaibigan. So ngayon ay ito, panoorin muna natin itong video ni Sir Tommy Abili para malaman po natin itong tinatalakay ni Sir Tommy Abili at para makapagbigay na rin po tayo ng ating pong opinion at komento tungkol po sa tinatalakay ni Sir Tommy Abili. Wala pong pagkakabibayan. Yung mga bayaran po kasi nakikipagsabwat. Walang yung pagkakaibayan sa dito sa mga vlogger. Sabi ko nga sa inyo noon dito, bago mag-eleksyon, nilaanan, pinaghandaan ako ng 600 na trolls para sirain lang ang aking programa. Ayan, may mga vlogger. Ganun sila. Ano kaya, ano? Sa bagay, may karapatan din siguro si Gilbert pag nanalo na. Kasuhan din ang bandera. Para ano? Maganda yan. Kasi, ang alam ko kasi nung madaling araw, nakatayo agad doon si Elgin doon sa loob ng bahay nila eh. Si pinaliwanagan yung nanay ni Gilbert na, inamin na ni Gilbert, tinuro-turo na. Sabi ni Elgin Damasco, akala ko nga nakaupo, pero yun pala, nakatayo pala yun. So ito po yan, ano, mga kasangga, at napanood naman po siguro ninyo ang video na yan, ano. Na ako rin nga ay nagtaka din po, no? Siya po ay isang broadcaster at same time po ay konsyal, ano? Pero siguro bilang isang konsyal at isang broadcaster ay hindi naman po siguro dapat na gawin mo yung ganun, ano? Na papaniwalain mo yung pong pamilya, lalong-lalo na po yung ina ni Gilbert mismo, na si Gilbert nga ang talagang gumagawa dun po sa natagpuan na bangkay na sinasabi nga na kay Adjabilin Galieno. Dahil nga sa panahong yun ay wala pa po talagang ginawa pong DNA test, wala pa pong result, no? So nagtaka nga ako na pinipilit talaga niya na papaniwalain na talagang si Gilbert ang gumawa noon pong paglagay noong kalansay doon. So diba, nakakapagtaka, mga kasangga. So para sa inyo, ano po ang inyong masasabi doon sa ginawa ni Elgin Damasco? Diba? Nakakapagtaka po, bakit ginawa po niya yun na pinipilit po niya na paniwalain po yung pong pamilyang Galieno at the same time po yung pong ina ni Gilbert Dos Marinas. Kaya malaking katanungan po yun, ano, mga kasangga, bakit niya ginawa yun? Diba? Pwede naman siguro pumunta siya doon at ipaalam po niya na inamin ni Gilbert yung pong kalansay. Pero huwag po niyang pilitin yung pong pamilya na papaniwalain na si Gilbert nga talaga ang gumawa. Dahil hindi man po talaga yun na gawan po ng DNA yung kalansay sa time na yon. So wala pa po talagang apruiba na totoo ba na kay Jubiling Galino yun. Diba? So hindi po dapat yung gawin na papaniwalain. So ipaalam lang po na inamin ni Gilbert yung pong ganun po na natagpo ang kalansay na siya po ang gumawa. So kung maniwala man o hindi yung pong pamilya, hindi mo na po dapat pilitin. So malaking katanungan po yun na mga kasangga, no? Tapos kasi nakaupo lahat eh, kasi tangkad lang niya. Kala ko nakatayo, nakala ko nakaupo, nakatayo pala. Sabi niya, kasi
Sigap, kinausap yung nanay ni Liubert, inamin na niya. Oh. Tinuro na niya kung saan yung kalansay. Eh, alas 9 ng gabi, pinaturo nga ng pinaturo si Liubert. Hindi kanya alam kung ano yung ituturo. Kinabukasan ang kalansay dumating. Oh, lumipad siguro kasi yung isang abogado hindi nila alam ay inamoy yung pinagkunan ng kalansay. Walang amoy patay. Una pa lamang, palpak na oy. La, sige pa mor, tago pa mor. Sabagay, sabi nung isang source ko dyan, sabi nung isang source ko PNP, matino, marami naman silang matino eh. Sabi niya, Brad, maraming kaming matino dito. Hindi lang kami makakaporma dahil yan sila alaga yan eh. Yun. Alam mo bang sabi, isa lang ang salita niyan, kasuhan na lang po ninyo ako. Hindi ko po pwedeng baguhin ang akin pong, ang amin pong investigation. Kita nyo, kasuhan na lang ninyo ako. Eh parang si Rimo yan, handang magpakaso, pero ayaw magpalipat. Kasi may amo. May amo eh. Inaalagaan ang amo. At takot din yung amo niyang malayo yan, baka kumanta. O, oh, diba? Tapos nag-apply ng pagkakernel. Langiya talaga. Ingat po kayo, mga taga Napulcom. Bantay-bantayan lang. Makapangyarihan ang amo niyan. Basahin ko muna itong nagmibigay message dito sa hotline natin. 229. Sige, Idol Bigwas, bigwasan mo ang mga panulay na yan. Kaisa mo kami, lalo na yung boy hikaw na yan na nagbalat si Buyas. Panulay siguro yan na kampo ng mga adik. Pa-shout, Idol Hernan Arodes TV. Salamat at mabuhay ka, Bigwas. Oh, so, ayan ano, at totoo po ito, oh, sinasabi na si Boy Hikaw dahil nga ay nung napanood nga natin yung video na dinala nila si Liubert, nahanap nga yung pong mga kagamitan ni Jubilin, no? At yun nga, so tinatanong ng isang major na nasaan po yung hikaw. At medyo nabigla nga si Liubert doon at parang nakapagtanong din po siya na may ikaw ba, sir? Diba? So, yun po ay malaking katanungan din po, no? Na alam po nung isang major, pero si Liubert mismo ay hindi niya alam na may ikaw pala. Na sinasabi nila na yung pong mga alahas ni Jubilin ay doon po natagpuan sa malapit po sa bahay nila ni Liubert, nakalibing ano, kabaon po sa lupa, yun no, doon sa may Sagingan. So, hindi alam ni Liubert na may hikaw pala. So, paano po niya yun nagawa niya, binaon po niya doon po sa malapit sa kanilang bahay, yung pong mga alahas na hindi pala niya alam na may hikaw yun. So, di ba? Malaking katalungan yun, mga kasangga. Sa General General Heroes TV, yun ha? Kita nyo? Oh, may pahikaw-hikaw daw. Sino ba na maghikaw-hikaw dyan sa taga-kabila na yan? Ha? May taga-hikaw-hikaw ba dyan? Eh, dapat yan pa sahablutin yung hikaw. Ito naman, galing ng 725. Good morning, Sir Tommy. Evening. Dito sa Canada. Now, more power, Sir. In her list TV. Uy, nakakulab po kami. Ay, mabuhay po kayo. Salamat po sa mga taga-Canada. Subscribe lang ninyo yung amin, ha? Yung Bigwas Official page. Subscribe lang po ninyo. Salamat po sa inyo pong pagkukulab dyan, ha? Ito naman, galing ng 208. Ganun po talaga, Sir Tom. Pag mahirap ang nagputol ng bakhaw at kahoy, huli kasi walang pangpadulas. Pero kapag mayaman, magputol ng kahoy, hindi huhulihin kasi may pangtapal sa mata. Kaya pikit mata na lang ang mga bayaran. Totoo yan. Ito naman, galing ng 843. Pa-shout out, Idol Bigwas, sa mga anak ko sa Batangas, Lipa. Mataas
na Kahoy, Dante Jr. and Jana Nas. Salamat po. Ah, salamat. Okay, ito naman galing naman sa 852. Kuya Tommy, pa-shout out po sa lahat ng kabigwas natin dito. Maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Kuya Tommy. Ingat ka po palagi. Salamat din po. Ito naman, galing naman sa 935. Sir Tommy, ingat po palagi. Always watching from Malaysia. Okay. At Kuya Tommy, pa-shoutout galing naman kay 852. Ang sabi naman niya dito, bigwas, kabigwas natin dito. Maraming salamat po. Oh, napakalakas daw ng bigwas nila doon. Ay, salamat naman. Nagmamahal kay Kuya Tommy. Ingat ka po palagi. Ay, kakasarap ba pakinggan? May nagmamahal. Akala ko yung nakatutok lang ang nagmamahal. Akala ko yung nanunood lang ang nagmamahal. Okay, ito naman, 852, Kuya Tommy, pa-shoutout po sa lahat ng kabigwas natin dito. Maraming salamat po, sabi niya. Okay, 725 naman, pinaglaban mo. Ayun, ano yung pinaglaban? Paglalaban ko. Ingat, Idol, si Nanay Erlinda ito, Binluan, is now listening to you at Buriraw Nara. God bless. Oy, Buriraw Nara, Palawan. Mm-hmm. Ang alam ko, taga dyan yung Kalansay. No, diba? Kasi nung kinuha, nagpa-blatter mo na bago dinala doon sa Pulang Lupa. Eh, sana nilagyan nyo ng mabaho yung ang ano ba? Yung pinaglagyan ninyo ng Kalansay. Kasi wala mang amoy, sabi nung abogado, kung hindi ba luko-luko, wala man lang amoy patay dito. Palpak na naman! Oh. Yan ang kapalpakan ninyo. Anong sabi ni Pangulong Duterte pagpalpak? Anong sabi? Puntang ina, kung papatayin luko. Ano sabi? Puntang ina, kung papatayin luko. Napapatay! Sabi naman ng 725, no worries sir. Tommy, naka-subscribe na kami. Suportado ka namin, pinaglalaban mo. Ay, salamat po ha. Okay, ito naman sa 131, sir Tommy, good morning. Nakikinig ako ngayon sa programa mo. Ay, salamat po ha. Ito naman, galing sa 431. Hi po, musta na po sir Tom. Michelle, me na pala ito. Nakapunta na dyan sa station nyo. Oy, kumusta ka na, Michelle Mi? Ha? Hmm. Eto naman, galing naman ng 481. Good na, good day, Mr. Abili. And how siyaw na broadcaster or reporter ay isang pulurom, bayaran at higit sa lahat ay walang lisensya. Yun lang, salamat, God bless. Naami sa inyong likod, permi. Tabangan ka na mo. Salamat. Uy, salamat naman talaga. Ang bait naman talaga nila. Okay, sabi naman dito ng 826. Sa Iligan ako, Sir Tommy. Palagi akong nanonood sa channel mo. Believe ako sa iyo. Taga media din ako. Since 1980, sa UMBN ako nag-umpisa. Shout out na lang sa aking Phil Cabanero po. Is ito. God bless. Ay, si Cabanero ito. Kumusta ka na dyan, ha? Sikat din yan. Kilala din yan dyan. Okay, galing naman kay 229. Idol Bigwa, si Boy Hikaw, yung pulis na major, dyan. Siya si Boy Hikaw. Tinatanong niya pa kay Liubert kung asan daw Hikaw ni Kalansay. Oo nga. Totoo po yan. Nasaan na ba? Hala, baka mamaya kasuhan si ni Liubert. Siyagat na ako ng ikaw. Mula po sa Inival Air Heroes TV. Yan po ha. Ayun, si Boy Hikaw ang inano niya. O si Ate Liza, tumawag. Ate Liza, huwag kang tumawag. Pumunta ka dito ha. O, pumunta ka na lang dito. Huwag kang tumawag. Wala kaming tayo. Pumunta ka, bumisita ka. Ito naman galing kay Emilita Abogado ba Abansinia. Ingat ka po palagi kuya. More blessing to come. Ay, salamat. Tina Suto, good morning po Sir Tommy Abili.
Okay, salamat naman po sa inyo. Boss! Kasi nanggagalaitin na po sila. Gusto na nila akong tantarin ng kaso. Dahil, bakit daw hindi ako sumang-ayon ay pumayag. Lumabas na sa investigation ng pulis, si Jubilin nga yung kalansay. Lumabas sa NBI, si Jubilin nga yung kalansay. E paano yung kumuha ng kalansay? Yung kumuha ng kalansay, sabi niya, bakit nagkaganon? Kinuha ko man lang yun. Bakit naging yeah? Si Jubilin? Kapistingawa ba? Bigwas! Tapos, ngayon, bakit daw hindi ako sumang-ayon? Ngayon, yung isang abogado pumunta doon. Pag bumaba doon, inamoy ang lupa. Siyempre, nabulok yung katawan, kalansay na lang ang natira. Walang katas doon. Wala man lang amoy patay. Mas mabaho pa yung medyas ng pulis na pumunta doon. Ay, maglaba-laba kayo minsan. Para hindi kayo mag-inibag-galit si President Duterte sa inyo. Sige kayo, gawa pa kayo ng kalukuhan. Kailan ba tumatigil dito? President Duterte, marami po dito. Maraming gumagawa ng kalukuhan. Kasabot pa mga medyang addict. Alam niyo po ba, Pangulong Duterte? Nung ikaw ang nagiging ano, tuminutino eh. Kaya, baka hindi mo po yung, may addict po dito eh, na media, hindi po hinuhuli. Baka sa media, sinong gusto mong parehab na? Media? Lumantar na lang kayo. Nandyan! Bago pa kayo terrorist. Sino? No, sino daw? Si Louie po. Si Louie po nandun. Hindi po hinuhuli yan. Oo. Eh, yung matanda kahapon, isang araw, hinuli yung matanda. Ano sabi ng matanda? Eh, ikaw ang nagsabi na may droga. Uy, hindi mo pa nga ako nakapkapan, may droga na ako. Ito, yan. Ano ito yan? Ganun kapalpak. Pero yung media na nagbo-broadcast, hindi po talaga hinuhuli, hindi tinatanong kung sabi saan ko kukuha. Baka sa media, sinong gusto magpareha? Andyan na, si Louie. Ano lang kayo? Tago ba kayo terrorist? Hindi po nagtago yan, nagpo-broadcast. Andyan, sa bandera po. Andyan, Louie Larusa po yun. Na, sige, patayin ka rin talaga rin. Pag-ibigay ka dyan. Sige kayo, gumagawa kayo ng kalukuhan ninyo dyan. Okay, magbabasa nga muna tayo. Malapit-lapit na itong ano. Eh, basahin nga muna natin. Ilan po ang ating napanood ngayon? Ang ating pong 1,479. Salamat po, ha? Pag-ibigay ka rin yan. Ha? Yung live natin. Kasi ang dami naghahanap. Eh, bakit daw nawala? Kaya, ini-screenshot pala nila yung mga kanilang mga greetings. Kaya, huwag na lang burahin. Doon na lang kayo mag-upload sa YouTube, ha? Ito, sabi dito. Jason Villanueva, dapat noon niyang panahon ni Tatay Digong, pinamarsyalo ang Palawan. Taka nga ako eh. Bakit kaya? Malakas din nata kay Tatay Digong. Ano kaya? Baka mamaya sabihin, hindi ako kaya dahil kamag-anak ko. Ay, patay tayo dyan. Ayun ang sinasabi natin. Basa mo na tayo. Ano sabi dyan? Good morning, Sir Tommy. Ingat ka palagi. Oy, take care. Always watching here in Hong Kong. Oo nga pala. Oo. Yan nga palang Team Bigwas official ay binubuo pa ng mga vlogger pala ng Hong Kong yan. Salamat, ha? Salamat po sa inyo po dyan. Okay, sabi ni Chan Ger Hipunya, natatakot na sila na lumabas ang katotohanan. Kaya yung kanilang mga vlogger dyan na sumusuporta sa kabila, daldal daw ako ng daldal, gusto kong hanapin yan sila eh, dahil pag uras lumabas ang katotohanan, sungalingalin ko man yan sila. Eh, dapat yan. Sabi mga sinungaling ba talaga yan sila? Oh, kasi matakay mo ipaglalaban nila na yung kalansay daw talaga kay Jubilin.
Tapos yung lupa, wala malang bakas ng amoy. Tapos yung, ay lumipad siguro yung talaga yun ba? Lumipad yung mga buto galing Nara. Ginala doon sa pulang lupa. Ronald Balinaw, balita sa bandira, nagpunta sa Irawan, sementeri. Ano sana? Wala. Sayang ano? Dami. Yun, sayang. Okay, Yu Wang VI, maayong buntag Sir Tommy, watching from South Korea. Ay salamat po, ma'am. Okay. USA America, nanonood siya now, si Nina. Okay? Bing Ayensa, ito. Bing, kapit siguro kaya malakas ang loob, may kapit. Oo nga po. Florencia, bye-bye. Sobrang tawa ko. Good morning po, Sir Tommy. Mabuhay ang diwa ko. Watching from Taiwan. I love you, Sir Tommy. I love you too. Nanonood ba? Patay tayo dyan. Ito naman. Ito galing naman kay Palangga. Morning Sir Tommy. Huli na naman ako sa pagtalakay mo. Di bali, panuurin ko ng sana. Uy, nasana uy. Yan. Pagtalakay mo, huli man, check ko on lang po ang lagi kahit manood na ako huli. Okay? Taas. Okay. Ito sabi niya na Maria Fee, delete balisok. Nakaaliw yung mga balita mo, Sir Tommy. Okay, ito naman. Marlene Misa. Ha, Sir Tommy, buti pa ang medyas amoy alipunga. Kawawa naman ang may-ari ng Kalansay. Oo nga, kawawa. Oh, si Dandan. Si Dandan, nanood din. Nandoon, akit mo. Nandoon, stas yan. Nandoon kay Misteryo. Daming Kalansay, brother travelers. Si Misteryo nga. Yun, magkano kay binaya dyan? Si Dexter, may Dexter ako nakita. Nasaan yun? Yan. Ay, Dexter Carciller. Idol, huwag ka na umalis sa Palawan kung sakali man ikaw na lang inaasahan namin na nagsasabi ng katotohanan. Yung bandira, Idol, palitan mo na. Na yan, nabigwas at gawing mong body yun ang dalawa. Ay, hindi. Ay, ang bandira kasi binubuo yan ang mga may-ari ng mga politiko kaya nga kasapuan. ito naman galing ng 843. Buti maraming masamang pulis naglabasan na naman Sir Tommy dahil basa nawala na si President Digong Duterte kaya naglabasan ang mga pulis mga masasama. Okay, ito naman Badong. Badong Ski, yap, adiba. Yan si Luis La Rosa. Magaling sanang broadcaster kaso mula nang mapunta sa bandira kasama yung pangit pa sa Alkitran. ay nagmukhang ingot na. Puro scripted na lang ang ginagawa. Ay mga nagmukha na rin siyang Alkitran. So ayan mga kasangga. Nakakatawa po. Panoorin talaga si Sir Tommy Abili. Yung mga kanyang mga sinasabi na talagang maaliw tayo na sa kanyang mga banat na talagang may katotohanan po. At yun po namang mga nadinig natin sa mga comment tungkol po kay Boy Hikaw. So, totoo po yan. Talagang marami po ang nagtaka na si Leobert po yung sinasabi na nagbaon nung mga lahas po ni Jubilin, pero bakit ito pong si Boy Hikaw ang nakakaalam na may hikaw? Si Leobert hindi po niya alam yung hikaw. So, di ba? Nakakapagtaka po. At isa pa yung pong ginawa po nung isang radio broadcaster na si Elgin Damasco na pinipilit po niya na papaniwalain yung pong pamilya na si Leobert ang gumawa. Yung Kalansay po, ito pong sinasabi na natagpuan ang Kalansay na kay Jubilin. So, di ba? Marami po talaga ang mga katanungan sa kanilang mga ginagawa. So sana po ay lalabas po talaga ang totoo. At patuloy po natin na suportahan si Sir Tommy Abili para po dito sa kanyang mga pinaglaban, para po pagtanggol sa ating mga kababayan na mga inaapi. Lalong-lalo na sa mga palawin nyo, suportahan po ninyo si Sir Tommy Abili.
At hanggang dito lang po mga kasangga at maraming maraming salamat sa patuloy po ninyo na pagsuporta at panonood sa aking mga ginagawang video. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe dyan, paki-click na po ang ating subscribe button at samahan ninyo ng ating notification bell para palagi po kayong ma-update sa mga gagawin ko pang mga video. At see you po sa next video ko. God bless all of us.